Sa tindahang ito, umiikot ang buhay ng 83 anyos na si Ramon Avena. Ani mo isang museo ng Makinilya ang makikita sa loob ng kanyang shop. Bawat isa nito ay nagpapakita ng matagal na pakikipagsapalaran ng pamilya Avena sa pagninegosyo. Kaya para kay Ramon, isa itong mahalagang pamana. All the things that my father is still with me because to me, that's something. Nagsimula sa pagtitinda ng sporting goods ang negosyo ng kanyang ama na si Vicente Avena. Sikat na manlaro ng basketball at volleyball at nakapaglaro pa sa Far Eastern Olympic Games noong 1900s. Hiling niya talaga volleyball kasi mausin siya lumundag at pagka bumuwel siya ng kaliwa niya talagang yung bang killer siya kung tawagin . It was an honor to be an Olympic player. It's not the money involved here, no? It's not what is being given to the Olympic players. Kasi at that time, wala mang binibigay . Mga 1927 ngayon, gusto niya mag-retire na para naisip niya, gusto niya magkaroon ng negosyo. My father, in Ascarga, started this business, Avena Sporting Goods. Na magsimulang mauso ang paggamit ng typewriter, isinara niya ang negosyo at ibinaling ang atensyon sa pagtitinda ng Makinilya noong 1939. Kasi at that time, di ba, puro sulat . With the typewriters being used sa gobyerno na . Dahil naging alternatibong panulat ang Makinilya, naging bahagi ito ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino noon, lalo na sa mga tanggapan. Ang Makinilya, dyan ako natuto nung before the war, palibasa ako, maliit pa siguro, was around between 7 to 8 years of age, tumutulong na ako sa mga mekaniko. Ako ang tagalinis nila . Ako ang tagalinis ng shop, tagalinis ng toilet, ha? Tagalinis lahat. May kanya-kanya ng pamilya ang mga anak ni Ramon. At taliwas sa nakasanayang pamamalakad sa isang negosyo, binigyan niya ang mga ito ng kalayaan na piliin ang gusto nila sa buhay. I come here at 7 in the morning. Then I end up at 6 in the evening. In between those times, kuminsan kaupo ko pala alas 7, pagtingin ko alas 9 na pala. Pagtatingin ko ulit, kuminsan alas 11 na pala. You don't notice the time when you're around here. Basta hindi siya mag-absent dito kung wala din lang siyang ibang lakad. Lagi siya rito, inaalagaan niya talaga itong kanyang negosyo na to. Sa panahon ng martial law, tumumal ang negosyo. Tila naalis ang kinang nito nung magsara ang maraming pahayagan na kadalasan ay gumagamit ng Makinilya. Sinabayan pa ito ng pagdating ng mga computer noong 1980s. Pero ang mga pagbabagong ito, matagal na raw pinaghandaan ni Ramon. My dad has accepted the fact that the world has moved on. It's not maybe just so much because of the business. Honestly, he comes here because when he's here, he sees my, you know, he feels close to his mom and dad, my grandparents. Alam naman nating lahat na ang typewriter, bumababa na yung ano, dahil pumapasok na yung mga computer. So, ganun pa man, hindi ko siya nakitaan ng pagbahala na bibitawan niya yung ano, itong business ng typewriter. Ang nakikita ko pa, nagpupursige siya na i-push through niya itong negosyo na ito. Nitong April 4th, almost a month after, lumabas nga itong tinatawag na Beautiful Sun Behind Manila Shop, One Type Quit. Nung na-interview nga siya sa ganito, and sabi ko, alam mo, makakatulong sa'yo para ma-introduce mo na may gumagawa pa pala niyan, kako. Kasi may nag-aanap pa rin yan .
hindi naman lahat ka ako bibitiw dyan na puro computer. Marami pa rin ang gumagamit niya. He revolves all around typewriters, you know, as much as because it's a promise he made to my grandfather, you know, that he will preserve what my grandfather did, and you know, that's very much admirable, you know, in spite of all the changes, in spite of all the progress, to stick to it. Kung may isang taong lubos na nakakilala sa negosyong itinaguyod ng pamilya Avena, marahil ito na ang kaisa-isang technician ng V. Avena & Sons, si Nemesio. Nung unang sampa ko dito sa Manila, yung balak ko noon maggugupit, yung barbero ba, eh nalaman ni Mr. Avena nandito ako sa Manila, tinatawag ako bilang helper ng dito, boy. Tapos yun nga, hanggang sa pinag-aral niya rin akong mag-mekaniko, yun, natuto naman ako, kaya minahal ko na rin tong profesyon na to. Maraming sila, bali lahat yung magkakapatid, naging sa amin dito eh. Ang trato kasi ng magulang ko sa kanila, hindi man tratong katulong, kundi tratong parang kasama sa bahay. Ang turing naman sa akin kasi ni Mr. Avena, anak eh. Ganun ang ko eh. Kaya kung nagagalit sa akin, nagagalit din ako. Pero maya-maya, wala na yun dahil magulang turing ko sa kanya eh. Minsan daw ay ilang linggo silang walang kinikita. Ang ilan, napapadaan lang para tignan ang mga nakadisplay na Makinilya. Ibinabalik daw kasi sila nito sa nakaraan. Ang iba naman ay dati ng customer na magpapalit ng pyesa. Para kumita, hindi masyado eh. Dahil kung kumita siya rito, medyo siguro meron lang siyang pambayad sa mga tao niya. Pero hindi siya kalaki ang kita dito. Ang nakikita ko kay Mang Ramon, kaya ayaw niyang bitawan ito. Dahil ito pamana sa kanya ng kanyang magulang. Pero ning minsan ay hindi nang hinayang si Ramon sa bawat oras na inilalaan niya sa tindahang ito. Pumunta kami sa pangko sa kwarto niya. Kinausap niya ako nung, nasabihan niya sa akin, Ramon, sino kaya mag-aalaga sa mamang? Kasi nga, meron siyang sakit, di ba? Alzheimer. Sabi ko sa kanya, Pang, ako ang mag-aalaga. Sa akin, tutulong ko. Not naman ako eh. Tsaka, kasi mga kapatid ko naman nasa Amerika at isa nato. Kaya sabi ko, okay lang. Eh, sino mag-aalaga rin sa building nito? Sino mag-aalaga niya? Si Bena, sino magpapapinta? Pang, ako rin ho. Ako. Para kay Ramon, may mas malalim pa silang ugnayan ng 77 taon na negosyo na kahit kailan ay hindi matutumbasan ng anumang salapi. Kasi para sa akin, it's a way of life na sa akin eh. Parang natutunan ko na pang-araw-araw na gawain ko na masunod ko yung mga kagustuhan nila. Masayang masaya ako. Parang kasama ko magulang ko.